Here are 25 useful Tagalog sentences with the word kapag. Please follow my Facebook page, click on the link below, or search for Teacher Wena English Channel. Hindi ka nakakatulong kapag ginagawa mo yan. You are not helping if you are doing that. Bakit kang humingiti kapag tinitignan kita? Why are you smiling when I look at you? Kakausapin kita kapag may oras ka na. I will talk to you when you are free. Kapag umuulan, masarap magkape. When it's raining, it is nice to have coffee. Maging magalang ka kapag nagtatanong. Try to be polite when asking. Ibigay mo sa akin yan kapag tapos ka na. Give me that when you are done. Kapag maganda na ang panahon, labas tayo. When the weather is good, let's go out. Kapag lasing siya, napakaingay niya. When he is drunk, he is very loud. Bibisitahin kita kapag may oras ako. I will visit you when I have time. Sumagot ka lang kapag tinatanong ka. Answer only if you are being asked. Kinakabahan ako kapag nakikita kong parating na si nanay. I get nervous when I see my mom coming. Tiyak na magkakagulo kapag dumating na ang balita. Chaos will surely erupt if the news arrives. Hahabulin ka ng aso kapag tumakbo ka. The dog will chase you if you run. Nalulungkot ako kapag naaalala ko ang nakaraan. I feel sad when I remember the past. Uminom ka nito kapag sumasakit ang tiyan mo. Drink this when you have an upset stomach. Ano ang gagawin mo kapag naharap ka sa ganoong sitwasyon? What would you do if you were in that situation? Magagalit siya kapag na lamang pumalpak ka. He would be angry when he found out you failed. Sasakalin kita kapag niloko mo ako. I will strangle you if you cheat on me.
Huwag mo sila pansinin kapag minaliit ka nila. Don't mind them if they belittle you. Ako ang papalit kay Ralph kapag wala siya. I will replace Ralph if he is not present. Mainit ang ulo ni Ralph kapag natatalo siya sa laro. Ralph becomes hot-headed whenever he loses at a game. Sasaya siya kapag nalaman niyang may regalo ka sa kanya. She'll be happy if she finds out that you have a gift for her. Pagdadaanan mo din yan kapag naging isang nanay ka na. You will experience that when you become a mother. Sino ang nagdadala sa iyo sa ospital kapag may sakit ka? Who takes you to the hospital whenever you are sick?